Okay, so medyo basa na yung ano niya, yung sunog. Ito, palyado to. Kasi tingnan niyo yung sunog niya. Pangit, ha? So guys, nandito ako ngayon sa isang garahe kasi magpapa-change oil ako ng sasakyan ngayon kasi 10,000 na. Tapos sana guys, isa mag-DIY sana ako na magpalit ng spark plug. Okay, mag-change oil lang din naman ako. So ipapasabay ko na yung ano, pagpalit ng spark plug. Ako baga ipapakita ko sa inyo yung step by step na pagpalit ng spark plug ng Kia Rio natin. So mamaya pagbaba niyan kasi una ngayon isa i-change oil muna namin. Tapos, ayun, palitan ng spark plug. So, balikan ko kayo, guys. Ito pala, guys, yung papalit ko na spark plug. Ayan. Hyundai to siya, pero yung Hyundai kasi at saka yung Kia, same company lang, kumbaga sister company lang yan sila. So, same lang yan sila ng spark plug. Ayan. Genuine to. Original. Yan yung code niya, guys, kung gusto niyo ano, yung bumili. Ayan. 1-888-461-0060. Yan, genuine parts na spark plug. So ito guys, yung mga kailangan mong tools pala dito is ito. 10 lang to eh. 10. Bubuksan to. Dito yung spark plug nakalagay. So ito po pull out tong cover na to. Yan. Pakikita nyo yun mamaya. DIY ko sana to guys, kaso tinamad lang ako. Tapos ano, syempre, pagkatapos mo ng change oil, diretso mo na lang din dito sa pag-ano. Paglalagay ng spark plug para mabilis lang. Size 10 na tools lang yan dyan guys. Tapos meron pa ulit dun sa loob, dun sa may spark plug nya. Meron na ulit dun na ano. Kailangan mong tanggalin yung mga clip niyan dun sir. Dyan sa spark plug niya siya. So, may bolt ulit yun dyan sa so guys, paano nyo ba malalaman yung kung kailangan ng palitan yung spark plug nyo? Alam nyo minsan guys, yung ano, hindi ko alam kung na experience na parang kumakadyot yung sasakyan mo, 'di ba, na tumatakbo ka tapos bigla kang mag-minor, tapos bigla mo ulit tatapakan yung inyong throttle, tapos ayun, naging parang kumakadyot siya ng konti. Yun ibig sabihin may palyado ng spark plug, so na dapat nang palitan. Kasi alam nyo guys, mahirap kasing tumirik ka sa sa daan na spark plug yung problema. So ano, sa akin 110,000 na tinakbo ng ano ko na sasakyan, yung mileage ng sasakyan ko supposed to be is sa 100,000 ko siya papalitan ng ano, ng spark plug, pero hindi ko pa pinapalitan kasi hindi ako nakabili ng spark plug. So sinabay ko na ngayon na nagpa-change oil ako at ayun, pinalitan ko na rin ng spark plug. Tapos guys, yung socket pala na gagamitan is size 16. So mahaba yung extension niya. Size 16 yung spark plug wrench na gagamitin. Spark plug natin guys. Ito, palyado to. Kasi tingnan nyo yung sunog niya. Pangit, ha? Same? Ko-close yun. So ayun lang gagawin nyo guys, kung yung unang tinanggal nyo, yun din yung huling ibabalik nyo. Kung anong huling tinanggal nyo, yan din yung unang ibabalik nyo.
Tapos pag nagigdit pala ng ano guys ng spark plug, hindi ko lang alam kung ilang torque niyan. Pero basta alam niyo nang ano, alam niyo yung medyo mahigpit na, tama na. Hindi ko kasi alam kung ano yung torque niyan eh. Tsaka guys, pag mainit pala yung ano yung makina, huwag niyo masyadong higpitan. Kasi alam naman natin na pag mainit yung ano, yung isang bakal, kasi aluminum to eh, lumalambot yung thread niyan. So, nagkukos ng ano, ng loose thread. Pag alam nyong mahigpit na, tapos. Mabalik lang. Konting higpit lang yan. Kasi, konting higpit lang yan guys kasi plastic yung ano yan, yung cup, yung ignition cup niya, plastic. Yan, may oras ako, ako na bahala maglinis ng engine bay nito. Smooth yung ano niya. So, narinig yung guys, tumutunog. Ayan, kasi bago pa lang yung ano, yung kakaandar pa lang yung ano, yung makina. So, umakit pa yung oil. So, lahat no, yung mga nakakiyari yun, no, yung mga complain nila kardi pag nagpo-cold start, napakaingay ng ano nila, ng makina pag umaga. Lalo na pag kaka-start lang, napakaingay. Actually guys, mawawala din yan eh, pagkatapos niyang mag-andar na, mawawala din. So, ayun guys no, natapos na natin na magpa-change oil, tapos na rin palitan yung spark plug. So, sa spark plug isa, nagbayad lang ako ng ano, ng 30 dirhams, ganun, para sa ano. Tapos nabigay ako ng tips, syempre maganda naman yung kanya. Okay, subukan natin yung hagod ng sasakyan natin no, kahit mabagal lang to. Pero, smooth. So ready na tayo guys sa long distance na biyahe, na wala na tayong kaba na baka tumirik tayo. So okay na siya guys. So yun guys no. So huwag pong kalimutan. Wait lang. So huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At till next video po, stay safe, stay home, and God bless. Bye bye.